Magandang umaga muli mga bossing. Bali ngayong araw pala. Pwede na tayong mag-trashes or magbubong dun sa radyak natin dito sa mga parad lang. Yung kay paring Jimmy naman, yung cabinet. Patapos na rin ngayon mga boss. Tara. Tara tayo sa mga trabaho natin. Let's go! Down mga boss, nandito na. Dito na tayo. Yes. Eh no. Siyempre mga boss, kape muna. Ayan. Kopi ko brown naman ngayon. Ayan. Kopi ko brown. Baka naman. Sarap. Tsaka boss, nakabili lang kaming ulamin mamaya mga boss. Ito. Ayan. Ulamin namin mamaya. Ayan. Paa. Adidas. Tapos leeg. Bale, kaldereta namin, kaldereta daw. Na medyo manghang. Eh mga boss, bale, gagawin na namin ngayon to. Ayun na yung mga bakal. Ayan, ganyan yung tsura niyan. Pakong yan. Wala na siya poste dyan sa baba para malinis na. Ayun o. Bale, yun na lang yung magiging poste dun sa sulok. Ayun. Tubo. Ayan. Yun dito sa dining mga boss, ayan na. Bale, na-flat na siya kahapon. Ayan. Flat na to. So, first coating pa lang yan. Flat din naman yung apply dyan. Pero first coating pa lang. Pa-final coat pa yan. Flat din, syempre. Kadalasan naman sa kisame mga boss, flat lang yung ginagamit. Flat na voicer. Sa wall, semi-gloss na voice din. Tapos ito yung ilaw niya, ayan o. Malinis na siya. Ayan. Siyempre yung hob light, ano. Ganda na, linis. Tapos yung sentro. Oh, liwanag. Ayan. Bale, matatapos na ngayon itong ano na to, itong dining. Ayos. Na. Malapit na lumitaw yung kabuuan nito mga boss. Okay. Siyempre, tricolor yung nasa gitna. You know. White. Warm white. Napakaganda. Malinis tingnan. Okay. Ayan, tatanggalin na namin itong bubong na ito mga boss. Ayaw kasi yung bubong nito, iikot pa ganyan. Ngunit sa harap. Iikot siya para matanggal na ito. Pangit sa harapan yung bahay pagka yung ganito. Ayan, bale mga boss, nakalagay na itong ano. Itong patungan ng ating mga Raptor. Ayan. Bale, inangat ko siya ng tres dun sa dating nilagay ko para medyo tumas ng konti. Nilayout ko kasi medyo mababa, so... nilagyan pa namin ng tres. Itong pulgada. Ayan, bali angle bar na 2x2 yun. Ay, angle bar na 2. Gandun. So, lalagay muna namin yun dito. Tapos, yung angle bar na 2 din, yung lalagay natin plate dito sa may pader. Yun yung patungan ng ating mga Raptor. Ayan. Bali yung Raptor na gagamitin dito mga boss, yung 2x3. Ayan o. Ayos na, nakalagay na ito. Isa lang. Ayan mga boss, nakalagay na itong ating ano. Yung papatungan ng mga Raptor. Ayan. Nakalagay na. Tapos dito yung ating gutter. Ayan, dito. Inside gutter. Magkaka 2x3 pa yan. So, ganyan, yung Raptor. Yung palang ano nito mga boss, yung luwang nitong gutter na rin dito is niluwangan ko. Bali, nilakyan ko, ginawa kong 5. Ayan. Bale, inopen ko to ng 5.5 para hindi mahirap pasok yung gutter na papagawa natin. Na special bend to, syempre. Cut 24, na stainless. Smoke, ayan, 5.5 yung pagkita niya sa pader para malaki, tapos malalim. Importante yung malalim dito sa side gutter na ito, mga boss, para iwas overflow. Minsan kasi pagka nag-overflow, dito dumadaan yung tubig sa ano, sa may yero. Pag nag-overflow yung gutter.
Yan, kaya medyo maluwang yan. Maluwang tapos malalim. Ordinaryong gutter, halos nasa 4 inches lang yung luwang. Pero ito ginawa namin 5 inches. Tapos, lalaliman pa namin. Para special bend ang mangyayari dito. Tapos, dito sa may pader na to, makakakaano pa yan, capping. I-bending kami capping dyan. Yan. Oh, so yung next naman nito, yung ating angle bar na didos na angle bar, yung ipi-plate natin doon sa pader. Doon na papatong yung ating mga ano, mga rafter. Babarihan tayo ng 10mm sa wall. Tapos i-welding natin para matibay. Ayan na yung side gutter. Ganyan yung paggawa ng side gutter na pagbubong. Ayan, mapapansin niyo, wala ng poste dyan. Ayan, wala siya nakapatong dyan para malinis dito sa baba. Ayan, medyo mahaba-haba itong lalagyan namin bubong. Siguro pagka ano, lalagyan ko dalawang downspout ito. Dalawang downspout na depress na lang yung lalagay dito. Medyo mahaba kasi. Kaya kailangan dapat kaya niya yung volume ng tubig na dadaloy dito pagka malakas yung ulan. Para hindi mag-overflow rin, syempre. Ayan. Bali, paikot yan hanggang dun. So, lalagyan muna natin yung plate dito na angle bar. Lilibil muna tayo dyan, yung pinaka slope niya. Tara. Ayan, bali, maglilibil muna tayo. Naka-offset ng 150 cm yan simula dun sa level natin dun sa plate na angle bar na didos. Yan, well, ipapaikot natin yan doon. Susukat na lang tayo ng 150 doon. Tapos pitik. Pitikan. Ito yung plate. Yan. Level muna mga boss. Ayan lang mga boss yung level ng pinaka-slope na nag-decide namin. Siyempre, nasa inyo na yung gusto nyo yung slope kung ilan yung slope nyo doon. Yan. Bale yun, yung plate na ano, na angle bar. Tapos siyempre lalagyan natin yung 10mm, babaw natin 10mm doon. Tapos welding natin yung angular. Ayan, nakalagay na yung ating 2x2 angle bar mga boss. Ayan. Tapos weldingin doon, weldingin yung 10mm na binaw natin. Ayan na yung pinaka slope niya. Ganyan yung gagawin natin hanggang doon. Hanggang doon. Para patungan ng ating mga rafter. Bale mga boss, nakalagay na yung ating ano, angle bar na naka-plate dito sa may pader. So siguro alis muna ako ngayon. Magpapagawa muna ako ng gutter para yung gagamitin para dito tsaka yung lalagay sa dito sa bahay. Pinapalagyan kasi ng gutter ni Bossing tong anya, yung pinaka bubong na yung pinaka bahay. Stainless ang gusto niya. Stainless na smoke ang papagawa namin ngayon. So alis muna tayo. Ito mga boss, kinukupit na niya yung ating papagawa. Gutter. Yung pampen nila. Balay mga boss, umabot ng 13,690 yung mga nagawa naming gutter tsaka yung mga yan, wall flashing, ridge roll, at saka yung side gutter. Ayan, 13,690 lahat. Siguro bukas pa magagawa to kasi marami silang ginagawa. Bumili din kami ng ano mga boss, ito. Lalagyan namin ng insulation yung bubungan na ginagawa namin. Ayan. Bali 80 pesos daw per meter nito. And double face. Kapal. Insulation. Ay mga boss, nandito na tayo.
Abili na tayo ng ano, nakapagpagawa na tayo ng gutter, tapos yung insulation, abili na rin para dito. Ayan. Nakalagay na itong mga plate dito sa pader, yung angle bar. Tapos maglalagay na kami ng ano, ng rafter. Ayan. Pati yung sarap pa, nakalagay na rin. So, tara. Yun lang mga boss, ayan, umulan. Ayan. Yun ang kalaban natin, yung ulan. Yun o. Oh. Umulan na naman. Ayan ang mahirap sa na-contraction, natatrabaho sa labas mga boss. Ayan. Tulad yan, siyempre, madidelay yung trabaho pagka ganyan. Tingnan muna natin yung nasa loob, yung gumagawa, nagpipintura pala ng kisame. Habang umuulan pa. Dito tayo makakapag-welding ngayon dito. Ayan, dito tayo sa loob. Ayan na, tapos na itong sala. Ay, sala. Dining. Yan o. Testing natin yung ilaw. Sentro. Cove light. Yung light. Yun o. Okay na to. Tapos mayroon na siyang baseboard. Nandito na yung mga nagpipintura dito sa kitchen. Ayan. Inamasilya na ni Boss Denden yung mga bibet. Bale, skim coat na yung pinamasilya niya mga boss. Namasilya na niya ng ano, yung epoxy A&B. Ayan, skim coat naman. You know. Tapos yung kasama niya yung kuhay niya, nililiha na yung wall. Okay, ganda o. Oh. Ang ganda ng kinalabasan nito. Luis na. Ayan. Tumigil din yung ulan mga boss. Balik trabaho ulit. Balik welding. Pas maabuti namin ito. Tapos ulan, tapos nabasa. Yun. Yun. Kaya pasma. Pagka-welding talaga, mainit kasi yung pag-welding. Ayan. Bali, kumpleto na yung rafter dito. Ayan. Ayan o. Bali, yung pagitan pala niya mga boss, 130. 130 yung ang rafter na to. Kadalasan yung rafter, dapat ano lang, nasa 1 meter or 120. 150 ganyan, maximum 150. Pero pagka lumampas na siya, naging 3 meters na o 2 meters, medyo malayo na yon, medyo mahina. Dapat maximum mga 150 lang. Ayun mga boss, pagkatapos sa rafter, syempre yung ano na, pamakuha ng yero. 2x2 yung lalagay namin dito. Bale, magiging ano to, 5. 5 pa ganyan, para mas matibay. Ayan. Simula dun sa pader, mag-atras lang tayo ng 4 inches. Doon yung 2x2 para i-screwan yung ating wall flashing. 4 inches simula dun sa pader. Ayan. Tapos doon, mali naka, ano yun, nakakaltas na, naka-flat na dito sa may tubular. Ayan o. Dito yung ating gutter. Divide lang natin sa 5 yun. 2x2 na yung lalagay natin ngayon mga bossing. Ay mga boss, lalagay natin itong mga i-screw yung mga tubong yero. Ayan. Pare, nakatras siya ng 4 inches dito sa ripader para yung wall flashing sakto rito. Sakto yan pagka nirepet ay i-screw dito, test screw. Ayan mga boss. Tapos yung sa baba, siyempre lapat. Lapat dun sa flash. Ayan.
Ayan mga boss, bale ganyan lang yan. Bale lima yan. 2x2. Mas matibay. Bale na mga boss yung tsura niya yan. You know. Tapos dito yung ating gutter. Marami side muna, gutter. Ano, muna. Yan dito. Bali 5 inches yan. Bagla doon na ano. Wala. Yan hanggang doon. Dito pantay dito. Bale mga boss, dudutukan lang natin yan. Hanggang doon. Yan, bali ganyan din yan, 2x2 rin yung lalagyan natin, siyempre. Pupunta muna pala ako kay Boss G.I. Parin Jimmy para tingnan din yung mga gumagawa naman doon. Ayan. Tara, punta muna tayo kay Parin Jimmy. Nandito na tayo. Yun, no? Ang cute naman itong cabinet ni Boss Parin Jimmy, oh. Bale, mga boss, ha? Tapos na kami dito kay Parin Jim. Ayan. Nakompleto na itong kanyang ayan, kitchen cabinet. You know? Ayan. Ang cute. Ang cute itong cabinet niya. Maliit lang, pero cute. Ayan. Okay. So, cornisa. Yung nagdala din sa cabinet. Gumanda lalo nung nagka-cornisa siya. Tsaka itong dito sa may, ano, sa may ligo. Dito sa may dirty kitchen. Ayan. You know? Ang ganda. Mas gaganda yan mga boss pagka napinturahan na. Yan. Meron siyang shelves. Yung shelves pala nito mga boss, bale meron siyang shelf support. Pwede siyang tanggalin. Yan. Pwede mo baklasin kung ayaw mo. Kung meron lalagay ng mga malaking lalagay dyan, pwede alisin yung shelves niya. You know. Dito naman tayo sa mga closet dito sa kwarto, mga boss. Ayan. Tapos na rin to. You know. Bale, pintura na lang. Sliding. Ayan yung kinumbert namin. Yung, ano nito, yung profile nito, yung mechanical nito, yung track. Bale, pang salamin yan. Kinumbert lang namin ng, ano, ng pang plywood. Pero medyo okay na po yung kinalabasan. Wala kasi kami makita ni Panang Jim ng yung pang cabinet talaga. Ayan, ayos. And drawer. Ayos na rin yan. You know. Pintura lang yan. Pintura. Dito kay Parin Jim, dito sa kwarto niya. Uy, ganda ng cob light talaga dito. Ayan. You know. Ito yung pinakamalaki sa ano, sa tatlong ginawa namin. Itong sa master bedroom. Yan. You know. Yung palang handa nito mga boss, bale titingin pa raw si ano, si Parin Jim ng ano, yung binabaon dito. Wala kasi kayong makita sa riot noon. So temporary muna. Yan. Nilagyan ko muna siyang screw para na slide. Okay na rin to. Yan. Bale yung isa, lilit lang ng konti rito yun. Nandun sa kabilang kwarto. Ganyan din yung pagkayari niya. Ang ganda talaga ng kulay blue. Ayan. Drawer. Ang laki ng drawer. Okay. Tara mga boss. Uwian na. Uwian tayo. Kinabi na tayo dito. Ayan, si Parang Jim. Pare, anong masasabi mo sa ginawa namin dyan? Ako, pare, wala akong masasabi. Ang laking menos. Hindi lang talahati. Maraming salamat sa'yo, pare. At saka doon sa tropang sugo. Ayan. Okay. Maraming salamat ulit. Sa ulit yun ulit, ay, pare, basta just call my name. Ayan. Kung pare, siyempre. Oo, oh, siyempre. Pare, muna na ako. Ingat. Thank you.
Siyempre, mga boss, nabibigyan ako sa bahay, siyempre. Shoutout portion naman tayo. Special shoutout nga pala kay, ano, sa Samsung Boys ng South Korea. Sina Romel Lulu, Rostum Soliman, J.R. Soliman, Michael De Guzman, Archie Bonifacio, at ang kanilang founder na si Bossing Loren Kiambao. Ayan, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan lagi sa South Korea, mga boss. Ayan, shoutout din kay Enrique Asuncion from Florence, Italy. At kay Ronnie Aguirre from Alcobar, KSA. Kay Ellie Esca Eschavaria from Pasig City. Kay Jerry from Jubil, KSA. At shoutout din kay Rick Engles ng Qatar. Kay Jesse Periol. Kay Gianluigi Pino. Kay Mirna from John Geronimo. Kay Prince Claudia from Florence, Italy. At shoutout din kay Gerald Fernandez from Kuwait. Kay Leo Escatim. At shoutout din kay JR Garcia from Pasig City. At kay Sineba Sonido Basilio from Las Piñas. Kay John Castro from Calgary, Alberta, Canada. Shoutout po sa inyo. At shoutout din kay Mark Hipolito. Kay Jeffrey Narciso from Clark, Pampanga. At shoutout din kay Bogeyman from North Caloocan. Kay Kuya Dison from San Leonardo, Nueva Ecija. At shoutout din kay Glenn Dipay from Dimalinaw, Pangadian City, Zamboanga del Sur. At shoutout din kay Glenn Dipay from Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Naulit po, sorry po. At shoutout din kay Ronnie Santos, kay Rapi Ragindin from Taiwan, kay Joel Manansala. Ayun mga boss, tapos ko na po muna yung video natin dito. Yung mga bago dito sa channel na to, pag-click po yung subscribe button sa baba tsaka yung notification bell para lagi po yung updated sa mga videong may upload ko pa. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kita-kita po tayo sa aking next video bukas. Paalam po muna.